Sitayo po ang lahat. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Tayo mag-alak, tayo magsaya, bahay ng Poon, tunay ang ganda sa kanyang harap. Kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo magpunta. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambanan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maligayang kapistahan po para sa ating pagdiriwang ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang poong Jesus Nazareno. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at tilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos sa kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarili ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, butong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kalinginan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Sama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan
at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Nung mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sinumang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin, kulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Daptapuat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang katas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos yang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang
higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na Anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Viva poong Jesus Nazareno! Palapakan natin ang poong Jesus Nazareno. Maligayang kapistahan po sa ating lahat, sa buong komunidad, sa buong sambayan ng Pilipino, dahil ang kapistahang ito ay hindi lang kapistahan ng mga deboto, kundi ito po ay kapistahan ng buong Pilipino. Kaya po, nakikisabay sa atin ngayon sa pagdiriwang mula Batanes hanggang Mindanao, at maging sa ibang bansa, sa UAE, sa UK, sa Canada, sa Australia, sa Vienna, lahat po sila ay kasabay natin nakikiisa sa pagdiriwang na ito ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno. Bagamat, new normal of celebrating the Feast of the Black Nazarene. New normal, pagpapanibago. Baka mas magandang pagnilayan natin itong bagong pamamaraan ng ating pagdiriwang. Alam niyo po, nung March pa lang, nung magsimula itong virus, naisip na agad namin, naku, paano kaya sa January? Kung yung quarantine, di ba iba-ibang quarantine, no?
quarantine, ECQ, MECQ, GCQ, ang dami ng QQ. No? Pero sabi, paano kaya tayo sa January 9? Paano kaya yung fiesta? Eh, ang number one natin problema, physical distancing. Eh, yun yung number one rule sa IATF na pwede nating labagin. So, paano yung gagawin natin? Okay. Ipabaya natin sa Nazareno. Inihanda natin ang bawat isa. Noong March pa lang, April, hindi natin nailabas ang Nazareno. Pero naghanda pa rin tayo. Sanayin na natin ang mga tao sa physical distancing. Disiplinahin na natin ang tao. Inihanda natin ito para sa January 9. At salamat po sa inyo. Pwede po bang palapakan po natin ang bawat deboto? Ipinapakita natin ang ating pagiging deboto sa pamamagitan ng pagpapakita ng disiplina. Mula po kanina, talagang naglilibot po ako sa mga paligid. Bagamat tayo lang ang naririto, pero ipinapakita natin sa buong mundo, kaya natin magdiwang, lalo pa sa panahon ng pandemya, mas lalo tayong dapat magdiwang ng kapistahan. Wala mang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Yan ang deboto. Kaya nga ngayon, no, yung tema, napakahalaga ng tema na dapat nating unawain at tanggapin at baunin sa ating pag-alis dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sinasabi ng Poong Nazareno, huwag kayong matakot. Si Jesus ito, huwag kayong matakot. Sabihin nyo nga po, hindi ako matatakot. Pero no, yung hindi tayo matatakot ay sinasabayan natin ng malalim na pananampalataya. Hindi yung hindi ako matatakot, so hindi na natin susundin yung mga protocol, magiging matigas na ulo natin. Hindi ganon ang gusto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya marami, alam niyo po, medyo dumaan kami sa butas ng karayom para lamang tuloy ang ating pagdiriwang. Marami kaming innovations, marami kaming proposal. Nandyan yung mag-motorcade, nandyan yung mag-fluvial, idalhin natin sa Ilog Pasig, yung Nazareno, marami pa. Pero hindi, medyo, hindi pumasa sa, no, sa standard. Kasi nga, ang pinangangambahan, baka magkalat tayo ng virus. So yun yung kanilang pinanggagalingan, no? Siyempre, inuunawa din natin yun, no? Pero sa pagninilay ko, sabi ko, hindi ako naniniwala na ang deboto ng Nazareno magkakalat ng virus. Kasi naniniwala ako, ang deboto tinawag ng Poong Nazareno para magkalat ng pag-asa, magbigay ng pag-asa, magpahayag ng mabuting balita. Tama ba ako, mga deboto? Kasi, sige lang. Ang hirap. Kasi kailangan natin balansehin yung pangangailangan ng deboto at yung kaligtasan ng buong bansa. Ang kailangan ng deboto, ang kailangan ng tao, makakapitan. At alam natin yan.
At medyo nakaka... Sandali lang. Kasi nakakadurog lang kasi ng puso na gusto niyong pumasok, hindi namin kayo mapapasok. Kasi siyempre, kailangan natin sundin. No? Minsan may mga taga-probinsya, talagang bumiyahe, halos dito na matulog, pero kailangan pa naming linisin ang simbahan, kailangan pang ihanda ang simbahan, kailangan pang ihanda yung lugar. Nagmakaawa pa kami na baka pwedeng isara yung kalye. Baka pwedeng ibigay na natin muna sa deboto at titiyakin naman namin na ligtas yung Quiapo. Eh, salamat sa IATF, sa local government, at tinutulungan tayo ngayon, no? At napagbigyan, kaya tuloy ang selebrasyon. Sa isang deboto, sa atin, bibiglang yung tinakpan. Mukha lang ang tinakpan, pero hindi ang pananampalataya at debosyon ng mga deboto. Pero ganun pa man po, nawa ay mas maunawaan natin at kayo po na mga naririto sa abot ng makakaya't maririnig at mararating ng boses ng sound system natin, sana po mas maintindihan natin na mayroon tayong misyon, mayroon tayong responsibilidad na dapat patunayan at dapat gawin. Hindi pwedeng pairali ng katigasan ng ulo. Kundi dito po, mas kailangan natin palitawin ang pananampalataya. Pinaalalahanan tayo, sabi sa unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, ang sabi, dahil naging matigas ang ulo ng mga tao, dahil nagkasala ang tao, nagrebelde ang tao, kaya nagkaroon ng kamandag ng ahas. Ganon din ngayon, mayroon virus, kamandag, dahil sa kasalanan ng tao. Paano natin to lulutasin? Wala tayong vaccine. Baka nga huli tayong magka-vaccine. So ano ang pag-asa natin ngayon? Diyos, ang sabi doon kay Moises, sabihin mo sa mga tao, tumingala lang kayo. Sino ba ang tinitingala natin ngayon? Ang Poong Nazareno. Hindi natin naiprosesyon, pero nandiyan sa ibabaw, nandiyan ang Nazareno at ang sinasabi, tumingala lang kayo. Pero umaasa pa rin tayo, magkakaroon ng himala. Ipagkakaloob ng Diyos. Gagaling, lalo tigit ang mga bansa na kung saan mayroong mataas na COVID na virus. Bakit gagawin yan? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga po, mahal tayo ng Diyos. Kaya nandyan ang imahe ng Poong Nazareno. Na pinapaalala sa sulat sa mga taga-Filipos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya nandiyan. At ang sino man, no, sabi sa Ebanghelyo natin, ang sino mang sumampalataya sa anak, sino ba yung anak? Si Jesus, ang Poong Jesus Nazareno. Ang sino mang sumampalataya, gagaling, maliligtas, mabubuhay. At yan yung pinang-ahawakan natin ngayon. At umasa tayo, no? Habi ko, no? Yung mga oras na ito,
no, ang naririnig ko sa mga oras na ganito, no, sa sitwasyon natin, ang naririnig ko sa kalye, kasi, di ba, mga ganitong oras, ano bang oras ngayon? 11. Last year, 11, nandito na. Nasa palaan ka na. Papasok na ng kihapo. At ang naririnig natin lagi, salya. Taas ang lubid. 8. Medyo sa mga iyos, medyo bawas tao. Di ba? Bawas tao. Di ba? Kasi puno na yung ano, ano. Gusto natin makita yung Nazareno. Bawas tao. Pero ngayon, kakaiba, tahimik nating ipinagdiriwang ito. Tahimik para mas lalo nating marinig ang sigaw ng Poong Nazareno. Ano ang sigaw ng Poong Nazareno? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Kasi tutulungan tayo ng Poong Jesus Nazareno laban sa pandemyang ito, laban sa COVID na ito. Huwag tayong matakot, umasa tayo sa Diyos, kumapit tayo sa Diyos, anyayahan natin ang Diyos na magbalik sa atin kung saan tayo nakasakay sa isang bangka na inahangin, inahampas ng alon. Pag sumampa si Jesus, kakalma ang lahat at tumahimik yung lahat. At ito yung napakahalagang bagay na natutunan natin at matututunan ngayon. Hindi laging ingay, hindi laging sigawan, hindi laging unahan, kundi sa tahimik na pamamaraan ngayong 2021, mas sumisigaw ang salita ng Diyos. Huwag kayong matakot sa Jesus ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos. Ang ating itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin
na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na inihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yung pamamaraan po natin ng pag-awit ng Ama namin, medyo namimiss ko na rin naman. No? Pag kinaawit natin to, lahat ng nasa labas, lahat ng kasama sa prosesyon, tinataas ang kamay. Kaya gagawin natin ngayon ulit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal.
Ito po ang dalangin namin at kahiligan na kami po naway ilayo nyo sa anumang kapahamakan at bigilang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami, patawarin sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan, Pong Jesus Nazareno, naming mahal. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Konting paalala po, gaya ng nabanggit ko kanina, no, halos hindi matuloy ang ating kapistahan. Pero pinagsikapan natin na mapayagan, na may pagdiwang pa rin natin ito kahit sa ganitong pamamaraan. Kaya ganun pa man po, tayo po ay magpasalamat sa local government, kay Mayor Isko, no, sa atin po mga kapulisan, sa mga medical volunteers, nandyan po sila para tiyakin ang ating kaligtasan. Tulungan tayo na maisagawa ang kapistahang ito. Kaya pwede po bang palapakan po natin sila? Maging yung mga barangay tanod, no, ay nandito tumutulong sa atin. Nawa po, bilang kapalit, tayo naman po, mga deboto, lalo na yung mga pupunta pa lang, sana po ay ituloy po ninyo yung disiplina na ipinaiiral ngayon. Maganda po yung daloy ng tao at humahanga po ako sa mga deboto na talagang nakapila, naghihintay kahit ilang oras, makarating lang po dito sa Dambana, makapasok lang ng simbahan. At no, taas po ang kamay ko sa inyo. Salamat po at pinapatunayan natin na hindi sila nagkamali na pinayagan tayo na magdiwang ng kapistahan. Yung takot nila na baka tayo po ay maging spreader ng virus, ay tulungan din natin sila na mali yung kanilang na naisip. Kasi siyempre medyo iba yung karanasan nila sa mga deboto noong mga nakalipas dahil nga talagang intense yung ating pagdiriwang. Pero ngayon, pinapakita natin na kaya naman natin, no? So kaya natin yung noon, kaya din natin yung ngayon. Kaya nawa pag sumikapan natin hanggang mamayang gabi pa po,
ang mga misa, tuloy-tuloy lang po, pero kailangan nating i-disinfect yung simbahan na gagamitin ng mga susunod na makakapasok dito. Sa mga nasa labas po, mga pupunta din, nasa San Sebastian, yung isang replica ng Quiapo, at nasa Santa Cruz Church, kung saan meron din pong nagaganap na misa. Mamayang hapon, may misa din po kami doon sa mismo Santa Cruz Church. So, baka medyo, yan, medyo mainit na. Baka pwede po kayo, bukas po ang mga simbahan doon. Welcome po kayo na matunghayan ng malapitan ang imahe ng Nazareno. Wala man tayong pahalik, wala man tayong paghalik, pero pwede tayong magbigay pugay sa poong Jesus Nazareno. Nasaan pala yung mga panyo nyo? Nasaan yung mga panyo nyo? Di ba winawagayway natin yan? So mamaya po sa pagbabasbas, no, bilang pagpubugay sa ating pong pinagdidebosyonan, ang sentro ng kapistahang ito, ng araw na ito, ang poong Jesus Nazareno. Kaya maraming salamat po sa inyong kooperasyon, sa inyo pong tulong na nagagawa pa natin ito. Hiling po namin na ipagkaloob ng poong Nazareno ang inyong mga kahilingan at lalo tigil ang kahilingan nating sana po matapos na ang virus na ito. Sana ay maging normal na tayo ulit sa pamumuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyokunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa iyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itaas po ninyo ang inyong mga daladalang mga imahin, dasalan, mga panyo, mapa sa loob ng simbahan o nasa labas. Tanggapin niyo po ang pagbabasbas na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Naway ito'y Kanyang pabanalin at makatulong magpabanal sa lahat ng mga nagdidebosyon dito. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilunwalhati ka namin. Nuestro Padre
Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Panatilihin po natin ang social distancing. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Muli mga kapatid, binabati po namin kayo ng isang maligayang kapistahan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ilang mga paalala lamang. Ito po galing po kay Padre Radsend Paragas ng Blessed Sacrament Padre sa Santa Cruz. Bukas na po, binuksan na po ang eskolta. Inaanyayahan po namin kayo, bukas na po ang eskolta. Magsimba po tayo sapagkat kasalukuyan pong may misa 11:30.
sa Santa Cruz Church. Kasalukuyang pong may misa sa Santa Cruz Church ngayon. Pumunta po tayo, dumalo po tayo sa banal na misa. Nandun po ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ongoing na po. Kasalukuyang pong ipinagdiriwang ang banal na misa sa Santa Cruz Church. Ang nasa Santa Cruz Church, ang Nazareno, imahe ng Nazareno na galing dito sa Quiapo. Gayun din, gusto kong i-anunsyo sa inyo, meron pong susunod na misa sa Nazarene Catholic School. 12 noon, tanghali. 12 noon, tanghali. Dumalo po tayo. Nandun din po ang imahen ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli, nakikuusap po kami dito po sa ating mga deboto sa ilalim ng Quezon Boulevard. Quezon Boulevard dito sa underpass. Magkaroon po tayo ng social distancing, physical distancing, mga kapatid. Sa mga kapatid po natin, dito sa underpass ng Quezon Boulevard, sa may malapit sa QQ Mall sa Isitan, magkaroon po tayo ng physical distancing. Maghintay po tayo sa panahon para tayo makapagsimba. Gayon din po sa magkabilang panig ng palangka. Isa papuntang MacArthur Bridge, yung isa naman Ayala Bridge sa may tulay dyan sa papuntang Tanduay. Magkaroon po tayo ng physical distancing, social distancing, mga kapatid. Alalahanin po natin na nandun tayo sa panahon ng pandemya. Lagana pa rin ang COVID-19. Pakiusap po namin. Muli, panyaya po, ongoing na po ang misa sa Santo Cruz Church, 11:30. Pumunta po tayo. Gayun din sa Nazarene Catholic School, ngayon tanghali, 12 noon. Dumalo po tayo, nandun po ang imahen ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na galing Quiapo. Sa mga kapatid natin nasa palangka, habang naghihintay, huwag po tayong magtulakan. Magkaroon po tayo ng distansya sa isa't isa. Dito po sa mga kapatid natin, sa Quezon Boulevard underpass, nakikiusap po kami, magkaroon po tayo ng social distancing. Gayon din sa magkabila ang panig ng palangka, yung isa papuntang Ayala Bridge, yung isa papuntang MacArthur Bridge, social distancing lang, mga kapatid. Mga paalala po, muli, binabati po namin kayo ng isang maligayang pagdiriwang ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang intensyon po ninyo ay ating ipinagdarasal. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Pong Jesus Nazareno!